All right, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating membership orientation na ang layunin po ng International Marketing Group is makamit natin ang 30 million by 2030 financial literacy campaign na ito na lahat po tayong mga pamilyang Pilipino ay ma-educate na, no? Sabi po dito kasi, financial education isn't an option, it's a necessity. Ibig pong sabihin yan, kailangan na talaga po natin na ibahagi po ito, no? Para po makamtan talaga natin yung ganap na pagbabago sa buhay natin. International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. Ako po pala si Ms. SMD Jenny Basanes, one of your financial educator po na nakabase po ako dito sa Hong Kong, no? Bago po ang lahat, manalangin po muna tayo para basbasan po tayo ng Amang Lumikha, The True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Napakaganda na siya po ang inuuna natin. And then once again, welcome po sa ating membership orientation, financial check-up. Kasi po, napakaganda po na mapakinggan natin ito. Pero eto po yung tanong ko muna. Gusto niyo po ba ng pagbabago sa buhay natin? Kasi kung yes, type yes po dyan para kahit papano po, mapakinggan talaga natin kung ano nga ba yung pagbabagong gusto natin. Kasi kung gusto natin ng pagbabago sa buhay natin, gumawa po dapat tayo ng bago. Dahil si IMG, where innovation meets inspiration. Ang ibig sabihin nitong innovation is yung pagbabago. Kaya ako po tinanong sa inyo, yung gusto nyo po ba ng pagbabago? Kasi hindi ganun kadali na makamit natin ang inspiration ng buhay natin. Bakit po? Kasi kung hindi tayo gumawa ng bago, wala talagang mangyayaring pagbabago sa buhay ng isang tao. Di ba po? Agree po ba tayo? Dahil sa totoo lang, marami ang mga challenging ng buhay natin. Ito po yung mga challenging future na mapapakinggan po natin. A large number of Filipinos will face increasing challenges in four major areas. Marami yan na uncertainty in the horizon. Pero apat lang po ang ipinagkaloob sa atin para intindihin at paghandaan po talaga natin. Dahil sa totoo lang, ito po yung kinakaharap na natin. Nangyayari na, nagaganap na. Itong number one, an uncertain labor market. Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Sa salita pa lang ng automation, powerful software, replace, ibig sabihin po, pag may trabaho ang isang tao, walang kasiguraduhan na yun ay habang buhay na may trabaho tayo. Agree po ba kayo? Bakit kaya? Kasi nga po, dahil nga po sa salitang replacement. So ibig sabihin, yung manpower, pwedeng mapalitan na tayo ng isang machine, no? So kung hindi natin paghandaan ito, paano po ang buhay natin 10 years later? So ito yung napakaganda rito kay International Marketing Group kasi pinaghahandaan na po siya. Alam niyo po ba na dati nung unang panahon, 'di ba, 10 years ago, marami pa pong nasa social media na nag-a-accept or nagpo-post ng kanilang mga pangangailangan ng employment, no? Yung mga company na kailangan nila ng employment. But nowadays, ano na ang nangyayari? Kasi nga, dahil po dito sa salitang ito, manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. Means,
nagle-lay off na po sila. Meaning, nagtatanggal na po sila ng manpower. Dahil yung isang machine, pwede nang gawin ng yung trabaho ng 10 katao, isang machine na lang ang gagawa. O, di ba? Dahil nga po sa upgradable na sa panahon ngayon. So, eto yun. So, napakaganda na pinaghahandaan talaga natin. And then, yung number 2, low savings and high debts have a major impact on retirement. Totoo po yan, di ba? Dahil sa totoo lang po, ang para sa retirement, akala natin is kapag matanda na tayo, saka tayo magre-retire. No, pwedeng kahit bata ka na mag-retire tayo. Basta po, nagkaroon tayo dapat ng high savings dito. At hanggat maaari, yung utang wala na po yan. Para po, yung para sa retirement natin, hindi siya talaga maapektuhan. Pero anong nangyayari? Many people may have to work beyond 65 years of age to survive. Kasi lack of information lamang tayo. Kaya nandito po tayo na IMG members na ibahagi po yung 30 million by 2030, lahat ng pamilyang Pilipino ma-educate na. Mabago na ang buhay natin. And then ito po, yung number 3, the high cost of education. Kasi as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Tama o tama? O malaking tama? Diba no? Sa totoo lang, dahil way back to 1970s, 80s, marami pang mga magulang na hindi nila napaghandaan ang mga edukasyon ng kanilang anak. So ano ang nangyayari? Nakukuha ng anak ang kurso na hindi niya gusto dahil sa kakulangan ng preparasyon. Or hindi lang yon. Yung iba, nagtatrabaho muna, tsaka siya mag-aaral. Or pinagsasabay niya ang nagtatrabaho, tapos mapaaral niya ang kanyang sarili. Ganun po yung nangyayari. Kaya kailangan talaga pinaghahandaan natin ito. Dito kay IMG, may tamang calculate po yan para po paghandaan natin ang edukasyon. And then dito po sa number 4, increasing cost of living. Make many people have difficulty in saving money for their needs. Totoo po. Kasi sa totoo lang, pinakamahirap na gawin ng isang tao ang mag-ipon. Pag sinabi mong mag-ipon ka, anong sasabihin sa'yo? Sahod ko nga kulang, paano pa ako makakaipon? O diba? And then, and when the need arises, emergency, repair, illness, tuition fee, etc., their option is death. Totoo yan, diba no? Utang ka agad ang solusyon. Pero sa totoo lang, hindi po yan ang tamang mindset natin. Dapat yung emergency natin, pinaglaanan na yan. Dito kay IMG, tinuturuan tayo at least 3 to 6 months of our salary, nakalagak na po yan para sa emergency. Kapag halimbawa, mayroon kang ipapagawa sa bahay na natin na nasira, yung para sa emergency mo na iniipon mo, at least hindi ka nauutang. Di ba no? So maganda dapat talaga pinaglalaanan na yan. At kailangan na natin talagang magkaroon ng pagbabago sa mindset natin noon. Kaya gumawa dapat tayo ng bago. No? Living in one of the wealthiest countries in the world, like US, many people may still retire poor. Bakit kaya? Sa totoo lang, kasi sa dami ng gustong pumunta sa bansang yan para kumita ng malaking halaga. Pero nung nandun na po sila, malaki man ang sahod, pero yung expenses, malaki pa din. So anong nangyari, pagdating ng future nila for retirement, wala silang naipon. Kaya marami pong umuwi na luhaan. So ano po yung pagkukulang dyan? Dahil po lack of financial information lamang po sila. Kaya nandito po tayo na kailangan natin, it's a necessity na ibahagi talaga natin sa
bang tao, mga kilala natin, na ma-educate na po para sa financial na kaalaman. At alam niyo po ba na dapat ang isang tao, ang kanyang buhay, siya mismo ang kumukontrol nito. Control your future. Dahil ang future natin, it's not in the hands of your employer. Hindi lang po dun sa sinasahod natin, hindi rin po sa government, neither hands of your bank or your broker. Kasi sa totoo lang, ang ating dapat na naipon is alamin natin at pag-aralan siya kung yun ba kaya niyang i-fight ang inflation. Yung naipon natin sa bangko, kaya bang i-control or magkaroon ng magandang buhay para sa buhay natin 10 years later. Kaya ang ganda, di ba? Kasi nauna po yung mga challenging future natin para mamulat tayo sa katotohanan na ang future pala ng isang tao, nakasalalay yan sa mga kamay mo. Sa'yo mismo, wala sa ibang tao po yun. So kailangan mo na magkaroon po ng ganap na pagbabago talaga. Kung dati mindset mo, spenders ka agad, expenses ka agad, ngayon tutunan po natin magkaroon ng savings, no? Kasi sa totoo lang, magaling tayo dito sa mag-make money, no? Tama, di ba? Make money talaga is nakagawian natin yan, nakasanayan natin yan, yung maghanap ng trabaho para kumita ng pera. Pero pagkasahod, ano yung ginagawa natin? Ano kaya yung mabibili ko dito na mapagpapagastusan? O, di ba? Baguhin natin yung mindset na yon. Tuturan natin yung save money na tinatawag na nag-iipon tayo sa tamang pamamaraan. Kasi may savings in the right way and savings in the wrong way. So, kailangan natin na yung sinave natin is ilagak po siya sa tamang accumulate money, no? Yung perang sinave mo, kailangan niyang kumita. Meron po siyang tinutubo. So sa paanong paraan mo po yun matututunan? Sa pamamagitan po ng protect money na tinatawag. Pag-aaralan mo siya, paano mo proteksyonan ang perang pinagpaguran mo. Pinaghirapan mo yan ng buong linggo man or isang araw or isang buwan. So, kailangan lang talaga na pinuprotektahan natin. So, ano ang gagawin natin? Ito yung napakaganda na matutunan natin. Yung be your own money manager na sinasabi. So, ang kailangan pala natin, understand how money works and make money working for you. So, kung ikaw sa ngayon ay breadwinner, kailangan mo pala na maging manager ng pera mo na ikaw mismo ang umiintindi nito, na paano mo siya pag-aralan na yung pera mismo ang magtrabaho para sa'yo, na hindi ikaw ang habang buhay. At ang ibig din sabihin nito na be your own money manager is hindi ibang tao ang kumukontrol sa'yo, kundi ikaw, no? So sa paanong paraan mo yan gagawin? Ito yung napakaganda. Yung you can build up a strong financial foundation na sinasabi. Kasi may level po tayo na dapat sundan. Uunahin natin dito sa baba, proper protection on life, healthcare, and disability. Kasi kung mahal natin ang sarili natin at pamilya natin, we need a protection, right? Kasi po, sa totoo lang, what if may nangyari sa atin? Diba? Sino ang mag-provide kung ikaw ang breadwinner? Ano yung pagkakakuhanan ng income ng ating mga pamilya kung ikaw ay may nangyari? O, diba? So you need a protection at healthcare protection mo sa sarili natin. Dahil hindi talaga habang buhay na tayo ay malakas. So pinaghahandaan yan. Uunahin natin talaga dito sa baba, no? And then dito naman po sa manage debt and reduce liability, para kahit papano po, hindi tayo kawawa. Hindi po tayo palaging nagtatago sa napag-utangan natin. So anong gagawin mo? Bayaran po natin yung utang na may malaking interest. I-reduce mo po ang mga expenses natin.
baka naman mas marami po yung luho na nabibili natin kaysa yung needs. No? And then yung emergency fund, narinig nyo po kanina, sabi ko po, kailangan talaga natin ng at least 3 to 6 months ng sahod natin, nakaipon po yun at least sa time deposit, savings account, para anytime may dumating na emergency, hindi po tayo hihiram sa ibang tao. Diba? Hindi tayo mababaon talaga sa utang. So yan yung maganda dito kasi tuturuan talaga tayo ng tamang pagmamanage sa ating financial. So ang kailangan lang pala talaga natin is yung kaalaman kung paano siya gagawin ng maayos para maging manager tayo ng pera natin. And then yung savings and investment, kasi po kaya nasa taas yan, dahil pinag-aaralan muna natin dapat ito. Kailangan mong pag-aralan kasi hindi ka makakapag-investment kung ang investment na ginagawa natin or kinuha natin is yung liabilities lang ang ibibigay sa'yo, gastos lang. Kasi mayroon pong ganun na investment at ang savings din po. Kasi nga sabi ko po, may savings in the right way and savings in the wrong way. Ganon din po sa investment. Pwede siyang maging asset, pwede rin po siyang maging liabilities. But then, ang kailangan natin dito is yung magkaroon po tayo ng oras. Kasi si oras, kung may oras ka na pag-aralan mo siya, maiintindihan mo talaga how money working for you. So sa paanong paraan mo yung gagawin, ito po siya. You need to know na sa panahon ngayon, do it yourself na. Huwag kang aasa sa ibang tao. Diba, no? Kagaya ng kapag ka nag-shopping mall po tayo, pumunta tayo sa mga Costco, SNR and membership, diba? Nagpapamember ka para po magkaroon ka ng discount or savings, right? Yan yung napakagandang matututunan natin. Ngayon, dito po kay IMG, ganun din po. Nagbibigay siya ng better deals or rewards sa bawat maging members niya. Kasi ang IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. Thousands and thousands of people from walks of life across the globe have benefited from International Marketing Group Platform 2. Kasi nga po, pinag-aaralan natin yung get educated on all aspects of personal finance natin. Ito yung pinakamaganda na company na nagbibigay ng pagtuturo para sa lahat ng gustong mabago ang kanyang pamumuhay sa financial na kaalaman. So kung payo po ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, huwag po kayong matakot maging member ni IMG. Kasi dito, gagawin po niya tayong maging wealthy. No? Have an access po sa hundreds of financial products and services. Receive training and support to manage their money. So kahit po maliit ang sahod ng isang tao, kung marunong po tayo at pinag-aralan natin paano si pera magtrabaho para sa atin, dahil binibigyan naman na tayo ng mga trainings, mga seminars, libre na po yun para po pag-aralan siya. So ang kailangan mo lang oras. And then save money on various products and services. Dahil may mga affiliates po siya. May mga company po na blue chips company ng Pilipinas na nakipag-partner para po lahat ng mga products na yan at services is magkaroon po tayo ng save. And then yung earn commission by sharing their know-how with customer in this fast-growing industry. Kaya do it yourself. Pag-aralan mo siya para po matuto po tayo na kumita. You can learn and earn in the financial industry. So anong gagawin mo? Magpa-member po tayo sa IMG. Okay? And then,
Ito po yun. Do you know how money works? Kasi kung hindi natin alam paano si pera magtrabaho, wala talaga, di ba? So kailangan lang pala talaga natin ng X-curve concept. Malalaman natin paano si pera magtrabaho para sa atin. Ito po yun. So dito, sabi po ni Boss Rix Mendoza, kailangan talaga natin ng timeline. Nakikita niyo po itong linyang nasa baba, no? Ito po siya. While younger us, a lot of responsibility na mayroon po tayo. Kasi kumakain tayo, may food, health, shelter, education, debts, at saka loans. Kasali po yan. Kaya generally, less secured ang isang tao. So, kahit while younger you, may trabaho ka, productive ka, kailangan yung responsibility natin, law of decreasing responsibility, gagawin mo siyang bumaba siya. Pabababain mo yun. So sa paanong paraan, ginagawa yan. Ang itinuturo natin dito, while younger you, i-build up mo po yung law of building wealth mo. Ano po yung dapat nating gawin? Mag-iipon ka kada buwan, walang mintis dapat. Gagawin mo po yung pag-iipon na yan kasi mahal mo ang sarili mo. Ang tanong, mahal niyo po ba ang sarili natin? Mahal niyo po ba ang pamilya natin? Kasi kung yes, then gawin po natin ito. Mag-ipon po tayo kada buwan. Walang mintis dapat. Dahil sa totoo lang po, makakamtan talaga ng isang tao ang maging wealthy siya kung tinututunan niya ang mag-ipon. At the same time, yung atin pong active income, magiging passive income na siya. Kasi money working for you na po. Generally, more secured ka na. Ngayon, yung lahat ng responsibility natin na food, health, shelter, tsaka retirement natin dahil nag-ipon tayo, living on interest ka na. Kasi nga, ginawa mo siya. So, ang kailangan lang pala talaga natin para may mag-taking care sa pamilya at sa sarili natin is yung pag-aralan natin yung if ng buhay. Kasi ang life may if. Tama, di ba? What if you die too soon? Ano yung solusyon? Kanina, sabi ko po, kailangan natin ng protection kung tayo po ay breadwinner. Kailangan mo po ng insurance, investment, para kahit alinman sa dalawang mangyari sa buhay mo, you live too long or you die too soon, at least protected ang pamilya, di ba? Ito yon sa paanong pamamaraan ikinakalculate ang maging wealthy ang isang tao. Ito yung sundan mo, the 10-20 rule na sinasabi. You may need at least 10 times of your income to properly protect your family. So ibig sabihin, maproproteksyonan mo pala ang pamilya mo at least 10 times. Means 10 years nakapag-ipon ka. So ibig sabihin, yung halimbawa sahod mo 20,000 times 12 times 10. Yung total amount nun at least 2.4 million, di ba? Na halaga para sa protection ng pamilya mo. Hindi na yon aasa sa ibang tao. 10 years later, hayahay na po ang buhay. Sa retirement mo naman, doblehin mo lang po yun, yung 10 times. Maging 20 times siya. Ganon din po yung calculate niya. Secured ka na at ang pamilya mo. Okay? And then ito po yung maalam ng mga mayaman na hindi natin alam. What do the wealthy know that normal people don't? Si abundance formula po. Sinusundan nila po yan na yung 100% of your income, kailangan kaltasin mo kaagad ang 10%. Kasi si Amang Lumikha ang nagbigay sa atin ng trabaho para kumita. So nararapat lang na ibalik sa kanya ang 10% ng ating kita para po siksik, liglig at umaapaw na ibibigay niya para sa atin. And then dahil mahal natin ang sarili natin, bayaran mo po ang sarili mo. 20% ng income mo, ikaltas mo po yon kada buwan para pagmamahal mo yan sa sarili natin. And then yung natitira po, 70% para na lang po sa gastusin natin.
Diba, magandang formula yan. Yan yung sinasabi na abundance formula para maging mayaman po tayo in the future. Pero kailangan mo lang talaga sundin ito. Yung the rule of 72. Sabi po dito, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take your money to double. So ibig sabihin lang pala, kailangan nating pinag-aaralan saan natin isinisave or iniipon yung perang pinagpaguran natin. So eto yon, may illustration po dito, no? Yung tatlong column, may isang tao na edad 29 years old. May iba't ibang percent nilagay niya ang pera niya, no? Okay, ito po 'yon, illustration lang. Si edad 29 years old, may 100,000. Kung nilagay mo sa 4%, sabi dito, money doubles in every 18 years. So 72 divided 4 is equal to 18. So madodoble yung pera mo na nilagay mo at your age 47. May 200,000 ka. And then plus 18 ulit, sa edad na 65, gusto mo nang kunin yung pera mo. Magkano na po ang dinoble niya? 400,000. Sapat po ba yon para sa ating pamumuhay sa panahon ngayon? Alam natin na ang inflation, 400,000. Ilang araw or ilang buwan pa lang yan, ubus na. Diba, no? Sa hospitalization natin, kulang na kulang po yan pag nagkasakit po tayo, pambayad sa hospital. Right? So kung hindi pala natin alam kung paano ilagay yung pera na iniipon natin, pagdating ng panahon, tayo po pala ay kawawa, no? So kaya pala maraming bumabaon sa utang dahil lack of information lamang po sila. What if nilagay mo na man sa 8%? Tignan mo yung different ng 4% to 8%. 4 times na dinoble, di ba? Na nadoble. So kaya naging 1.6 siya nung age 65 niya. Lalong-lalo na po sa 12%, yung different ng 4%. Tignan mo po, 16 times na dumoble. So lamang talaga ang may alam. Kailangan lang pala talaga natin ibigay at bigyan natin ng tamang oras na pag-aralan paano si pera magtrabaho para sa akin. So eto yun, eto yung pagkakataon natin. Kaya tayo binibigyan po na pag-aralan ito ng maigi. Ganon din po sa pag-uutang. Kung umutang po tayo ng 4%, 8%, 12%, ganyan po, dumoble yung perang inutang mo. Okay? Ayan. So, next is yung ano naman po tayo. Do you know about the savings and investment? Diba sabi ko, pag-aralan natin paano si pera magtrabaho para sa atin. How mutual fund works. Pinag-aaralan po yan. May trainings po na nakaseparates, no? Para umattend po tayo dyan at elaborate po nila. Do you realize that the interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes, that you are most likely losing money every day? Kasi sa totoo lang, baka naman akala mo yung ipon mo na 100,000 sa bank, hindi mababawasan. At kailangan din pala talaga, alamin natin, yun bang inipon mong yon is kaya niyang labanan ang inflation, yung pagtaas ng bilihin. Kasi sa totoo lang, sa ngayon, hindi lang po 1% kada taon ang tinataas niya. Bagkos triple pa po. O di ba? So para po maintindihan natin, umattend po tayo ng mga trainings niyan. And people will face the problem of living a long life without adequate income. Sa kanina, di ba, challenging future, uncertain labor market, ang active income mo, temporary po yun. Mawawalan at mawawalan talaga tayo ng trabaho. So kung hindi natin ito pinaghandaan, paano ang future natin? So pay yourself first, sacrifice now and enjoy later dapat. With the understanding
and proper preparation, you can build up your future retirement, no? Ayan, and then ito naman po, yung do you know about the insurance? Kasi marami pong iba't ibang klase ng insurance, no? May term life, whole life, universal life, index life. Ibig pong sabihin yan is kung hindi po natin naiintindihan kung anong klaseng insurance ang kinuha natin, paano po yung future mo? Kasi sa totoo lang po, maraming klase po ang insurance. So sa paanong paraan kinakalculate ang insurance protection needs ng isang tao? Through the method para makamtan po natin ang wealthy lifestyle. Alam mo po dapat ang death, income, mortgage at education. Ayan, nakita nyo po kanina, sabi ko po, may tamang calculation po yan. So sa pamamagitan po ng protection ng pamilya mo at ikaw, kailangan mong alamin ang dime method. Are you insurable or uninsurable? Kasi baka naman kahit gusto mong kumuha, may sakit na tayo or may edad na tayo, hindi na tayo tatanggapin ng insurance company, right? So kailangan talaga natin pinaghahandaan ito habang younger ka pa at productive po tayo. Pag-ipunan na natin siya. Are you the type of person who buy insurance but put the policy in the cabinet and never looks at it? Tayo po kaya ito? Sa totoo lang, yes, di ba? Kasi tamad tayong magbasa kapag insurance ang pinag-uusapan. Lalong-lalo na po kapag tayo na po ay may edad na, no? So kailangan talaga pinaghahandaan mo yan. May ano po dito na dapat kumuha ng healthcare protection. Yung 1 in 2 men and 1 in 3 women will have the risk of developing cancer during their lifetime. Healthcare protection dapat ang kinuha niya yan, di ba? But then, ano yung inuuna ng mga karamihan sa atin na insurance? Memorial kaagad. Hindi ba pwedeng kumuha muna tayo ng insurance natin para mabigyan at madugtungan pa ang buhay natin? Napakaganda po, di ba, na ganun ang mindset dapat natin. Unahin mo muna si St. Luke bago kay St. Peter, no? Ayan, and then kailangan din natin na matutunan na yung mga klase ng insurance, yun din po ba ay nagbibigay sa atin or mayroon po ba siya tax advantage of cash value in life insurance such as tax deferred growth, tax-free withdrawals, and tax-free death benefit. Kasi sa totoo lang, hanggang kamatayan, nagbabayad po tayo ng tax. Hindi ka po mailibing nang hindi tayo nakapagbayad ng tax natin. Dahil kawawa ang maiiwanan natin na pamilya, sila po yung sisingilin, di ba? So wag sanang ganun ang maging mindset natin na hindi natin iniintindi yung para sa older us. Pagpreparahan po natin ito. Dahil sa totoo lang, importante po na unahin nating bayaran ang ating sarili para sa ating pagmamahal sa pamilya. No? Ayan, and then do you know about the long-term care? Kasi kung ito po yung ibibigay ni Amang Lumikha sa'yo, what if you live too long? Hindi tayo mamatay-matay, no? Binigyan tayo ng mahabang buhay. So ang kailangan natin, a life income option of long-term care can provide with income as long as you live. Si long-term care lang ang forever mo. Siya yung kaagapay mo, kasama mo, kayakap mo. Siya ang mag-pro-protect sa'yo. Si long-term care din po ang someone to take care of you when you get old. At saka, di ba, dapat ito yung tanungin natin sa sarili natin. How comfortable is your healthcare situation after age 60? Nang magandang tanong yan. Tanungin po natin sa sarili natin yan. Kasi, ang masasabi ko lang po, kailangan talaga natin yan, mag-decision tayo today. Kailangan nating i-secured ang sarili natin, bayaran natin ang sarili natin,
para sa future na maging wealthy po tayo. Okay? At hindi tayo mag-i-expect na ang government or mga anak natin ang mag-alaga sa atin. Napakasakit naman na hindi ka aalagaan ng mga pamilya mo dahil sa maling pagdedesisyon natin nung habang tayo malakas pa. Kailangan talaga nating pinaghahandaan ang long-term care na to. Kasi mag-aasawa at mag-aasawa sila, di ba? So hindi talaga dapat tayo umasa sa ibang tao. Kaya nga palaging sinasabi dito na control your future. Sarili mo muna ang unahin mo na bayaran para kahit papaano po mapaghandaan natin ang ating golden years, no? Yan ang dapat nating ginagawa. And then ito po yung sa about education. Okay? Dahil sa totoo lang, ano po yung mga most parents don't prepare their children's college educational funds? Yes, kasi 'di ba? Halos karamihan noon, ano po yung inuuna? Ano po yung pinaghahandaan? 'Di ba? Halos inuuna ang birthdays, anniversary, mansary, everyday. Marami na pong nagse-celebrate, no? Ng kanilang mga birthday, no? So hindi naman masama po 'yun na i-celebrate natin. Pero kailangan alamin natin yung it's important to understand yung college cost kasi tumataas yan yearly. 1.9% ang tinataas niya. Kaya kailangan mo pong paghandaan ang para sa college planning ng mga anak mo kasi kung ano yung kursong gusto nila, dapat yun ang masunod, hindi yung gusto mo para hindi po kawawa. Diba, no? Ayan. And then you can understand and participate in college planning program and help save for your children's college education. Yung tamang calculate po nun, nandoon sa DIME method para po protected na. Okay? And then we can put so much time and money into raising our kids and become unwilling to look into college planning. Kasi nga po, tayo talaga ang dapat mag-taking charge sa lahat ng miscellaneous ng ating mga anak na mag-aaral, no? Para hindi natin sila masaktan. Ibigay natin yung gusto nila, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kailangan ng may educated ang anak natin para hindi po sila kawawa in the future, yung new generation na darating, no? Ayan, and then ito naman po, protect your future. Do you know, without proper planning, your assets and family may not be protected. Totoo po yan. Hindi po natin alam kung yung lahat ng pinagpaguran natin ay paano po yun. Baka pag-away-awayan ng ating mga anak, no? So kailangan talaga pinaghahandaan mo na yan habang tayo po ay malakas pa. How will keep your 18-year-old from spending his inheritance? Ano bang gusto mong ipamana sa mga anak mo na 18-year-old? Yung baon sa utang ba? Or yung matuto silang mag-ipon habang bata pa? Who gets your home? Kung halimbawang bumili ka ng milyon, hindi mo siya pina-insurance, paano po? Diba, no? Kawawa tayo talaga. So, inherit all your bank accounts. Kung mayroon po tayong bilyon doon, na wala tayong bigla, mapre-press yun, hindi mailalabas ng mga pamilya natin. So, hahawakan yan ng banko at government. Can you avoid arguments over your belongings and keepsakes? Alam natin, di ba, no, marami sa social media, tolpo, na nagpapatayan ang magkakamag-anak ng dahil lang sa mana-mana. O, di ba? Kaya ayusin na natin habang tayo po ay malakas, no? Who will operate your own business kung may sarili ka? Who decide your healthcare and end-of-life decision kung hindi mo na kaya, yung hindi mo na mapirmahan, yung pipilitin na lang at hawakan ng kamay mo para pirmahan mo yung mga document na yon,
Di ba? Do you have a will? Kumawa na po tayo ng will of testament. Yung kasulatan na sinasabi. Kasi one of the benefits ito na binibigay sa atin ni International Marketing Group, yung it's good to have your wishes documented so they can carry it out. Ayan. And then, ito naman po, be part of the new industry to help families. Sa lahat ng mga non-members na nandito, ito po yun. Binabahagi po namin yung The Secret to Saving and Building Your Future na to. At yung workbook na yan. Kasi meron po yan 1 to 5 na workshop. No? Being as a member, prepared benefits mo to. Discount an amazing opportunity. Meron po tayong ibinibigay at dinidiscuss dito na yung access to major providers. Kasi one-stop shop brokerage company po ang IMG ka as a member, being you as a member, access mo to. Vehicle si IMG, driver ka. So lahat yan, pag-aralan mo para maka-access po tayo at matupad ang pangarap mo. Kasi sabi po dito, financial education is useless without execution. So take action. Huwag ka nang mag-excuse ng mag-excuse. Kasi tandaan po natin, kada taon tumatanda po ang isang tao. Tama? Ayan, and then dito naman po, yung a new world of possibilities. The era of informed consumer. Ito yung membership revolution na binibigay ni International Marketing Group sa bawat isa sa atin na maging member niya, yung 62 IMG benefits. Okay, yung number one, yung ebook na to, yung The Secret to Saving and Building Your Future, basahin po natin para kahit papano po yung pananaw natin sa financial na kalaman, magkakaroon po siya ng karagdagan. Sabi po kasi dito sa likod ng libro, financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. Ayan. And then dito naman po sa ating workbook, ang nilalaman po nito, yung number 2 is eto po siya, yung increased cash flow and debt management. So kung kulang po yung ating kinikita, kailangan natin ng other sources of income. Pero bago natin gawin yun, pag-aralan muna natin paano kumawala sa utang. Diba? Para madagdagan talaga yung ating kinikita. Okay? And then yung building a strong financial foundation and proper protection, kanina pinakita ko po sa inyo yung pundasyon na may level tayong dapat nasundan. And then building wealth and asset accumulation. Kasi po, kahit po nagpapakapagod tayong kumita ng pera ng other sources of income, kung hindi nyo po alam paano yung iniipon natin is nag-a-accumulate, o diba? So pag-aralan natin muna, workshop 3. Retirement planning and wealth preservation. Kasi pinaghahandaan talaga ang future dapat at lahat ng mga investment at pinagpaguran natin, may return back sa atin yan. Pag-aralan po natin. And then, gusto po natin ng business side, ito po yon, yung building a business in the financial industry. E-workshop 5, pag-aralan mo po. And then yung free e-book ng licensing insurance examination para sa lahat, para makareview at maipasa po natin. No? Thanks God, nakapasa na po ako dyan. Isa na po akong life license ng Manila Banker, IIAP po. No? Ayan, and then ito naman po yung free financial checkup. Importante po kasi na yung bulsa natin is na-check up natin siya para malaman natin saan natin ginagastos yung perang pinagpaguran natin. Saan na pupunta? Kailangan niya na tanong. Kailangan mo yan na malaman. Dahil sa panahon ngayon, importante ang stay financial healthy dapat ang isang tao. And then yung Associate Financial Planner Certification Program para sa lahat po ng IMG member yan. So magiging certified po tayo para kung may lumapit sa atin na gustong magpa-financial checkup, hindi ka nahihiya kasi certified na po tayo. Ayan, isa na rin po ako dyan na certified ng AFP. No? Ayan, and then yung ating up to 100,000 na free personal accident insurance.
being new upon your membership, no? Naging member ka po ng IMG Associate ka na. Nag-join own ka na po. So may 100,000 na po tayo na free personal accident insurance. Okay, dito naman sa Fidelity Life by Micro Insurance, magbabayad po tayo ng one time 500 pesos para ma-claim ng pamilya natin yung 50,000 pesos kapag po tayo ay tinawag na ni Lord, no? Tie up po yan ng Everest. Ayan, ito naman si Vision Care. Kailangan talaga ng ating mga mata ay makita ang mga malalaking kita. Oh, diba, no? So kailangan nating magpa-check up sa Kaiser Medical Center. Pre-IMG Kaiser frames, dalawang frames kada taon. Pre-computerized eye exam. And then pre-unlimited consultation for member sa Kaiser Medical Center, unlimited din po ang discounted natin sa discounted din po ang pamilya natin na immediate family sa medical services. Okay? And then upon our membership, may 1,000 pesos po tayo na ibibigay sa atin para ilagay doon sa ating IMG Soldivo Strategic Growth Fund. So ibig sabihin, mag-add subscription na lang po tayo. Mag-top up ka na lang ulit para madagdagan yung 1,000 na nandun, no? Ayan, and then ito po yung Kaiser Healthcare. Long-term care, ito po yan. 3-in-1, may healthcare protection ka na, insurance and investment. Pero ang nagpapaliwanag po yan, yung nag-invite na po sa atin kasi mahabaan na po ang explanation niyan. And din dito po sa number 19 na benefits, life insurance exclusive to IMG members, Most 18, Most Group, Everest, Memorial Solution, and IRA. Ito po kasing Most 18 and Most Group na ito at lahat ng mga nakikita nyo po dyan, ang mga nakakagawa po ng transaction niyan is yung mga license na ng life underwriter ng IIAP Manila Banker. So isa na po tayo dyan. Pwede na po kayong lumapit sa akin para magpagawa ng quotation. Ayan. And then yung number 20 na benefit is yung sa mutual fund. Diba? Zero entry fee po yan. Ibig sabihin po nun, yung halagang ilalagay po natin dyan, hindi po kakalpasan na ipambayad sa fund manager. Wala po. Zero na po siya. So ibig sabihin, 0%. Walang bawas yung ilalagay nyo po sa mutual fund natin. And then ito po yung number 22 is stocks market naman. Ito po yung kailangan kapag po wala tayong oras, huwag po nating salihan. Kasi baka naman yung pera mo mawala ng ganun-ganun lang, sisisihin mo kami. O diba? Kasi stock market po yan. Need a time to monitor. Okay? And then dito naman po, sa Palawan Express Pera Padala, lahat ng transaction natin kay IMG, pwede po tayong magpadala dyan, magbayad. Yung bayad natin, ipadala natin dyan. Pero magpaturo po muna tayo sa mga SMBs and above, no? Ayan, and then dito naman po sa mga non-life insurance, no? So sabi ko po, kailangan din natin na lahat ng property natin, kailangan ng insurance, ipa-insured po natin. Yan ang mga company na pwede nating lapitan para magkaroon po tayo ng discount as an IMG member. And then member savings on real estate purchases. Kasi po yung SMDC, Ayala, DMCI, gusto nyong maging agent broker, maging IMG member po tayo, discounted po tayo dyan. Bali, may mga naka-assign po dyan na pwedeng magpaliwanag po sa atin. Okay? And then discount on special courses kay Ma'am Sha na sino? Gusto mo na yung buong buhay mo maging isang buong libro, then magpaturo ka kay Ma'am Sha na sino. Kay Sir Jay Castillo naman is yung foreclosure ng property, no, para sa case study, para ma-improve po natin kung paano siya gawin. So yan, discount din po yan. And then yung
Asset preservation, protecting your legacy forever. Sabi ko nga po, lahat ng pinagbaguran natin, ininvest mo, kailangan po, binagawan niya ng kasulatan, di ba? Para kahit papano po, ano't ano man ang mangyari, alam na natin na nakasecured na siya. And then po yung legal assistance program, bago pa lang po ito na benefits natin. Sabi po dito, pre-legal consultation on 45 minutes per session for 2 sessions per year. Okay? And then ito yun, tie-up ni Fidelity, si Everest. Kung halimbawa po na may nag-pass away sa ating mga mahal sa buhay, yung telephone number na nandito, unahin nyo po na tawagan ito. Walang ibang funeral na dapat na natawagan. Okay? And then auto-program. Nasa portal po yan. Kaya magpa-member muna kayo para kahit papano ma-avail po natin ang huge discount. Okay? And then eto naman po, yung be in the financial industry. Kasi nga po, ang being you as a member an ING, own mo ang business mo. Financial educator ka, sarili mo ang oras, marami kang matututunan sa online, marami kang matutulungang pamilya, maa-achieve mo ang income na gusto mo, makakawala ka sa utang. Dahil may mga trainings po na pag-aaralan natin at maiaayos talaga natin ang buhay natin. Basta sabi ko nga po, kung gusto mo ng pagbabago, gumawa ka ng bago para sa desisyon mo sa buhay. Pre-travel the world, gusto nyo po yun? Papuntang London, kailangan talaga natin para maka-attend tayo ng convention, makabakasyon, makasakay sa mga cruises na to. Yung kanilang mission, gawin po natin ng mahusay para ma-achieve natin ito ng libre. Okay? And then ito naman po, yung world-class recognitions. Mga pins, SMD watch, tsaka po yung mga rings, builder watch, na Rolex, and then yung cars. Kasi po, libre po yan. Sabi ko nga po, kailangan need to qualify the recognition dapat. And then, pre-HMO coverage sa lahat ng marketing director and above. Yung health card na ito. Okay, HMO po yan. Para just in case na may naramdaman tayo, pwede po tayong magpa-check up kasi po may libre ka na ng card, okay? May amount po yan kada taon. Okay po? And then eto naman, yung Powerful Members Portal, available anytime, anywhere. O diba? Kasi nga, ano na ngayon, lahat na po, high-tech na. So, being you as a member, portal mo nang bubuksan mo. Kahit yung mga kamag-anakan mo, kaibigan, kaaway, nasaan man silang sulok ng mundo, mababahaginan mo na nito. Kasi nga, is easy access na siya. And then, eto naman, palagi talagang makakatanggap tayo as a member yung mga letters na to or sa email natin. Kasi sa totoo lang, may mga newsletters po, no, nababasahin dyan. At ito yung number 42, mapapawaw ka talaga. Kasi e-wallet facilities ang Neurocash. Diyan na po natin marireceive ang ating mga komisyon, no? Basta gagawa ka talaga ng mission, then my commission will follow. Easy at saka convenient na po siya. Okay? And then, ito naman yung lahat ng mga Dominate tools, 9 powerful features of Dominate. Iniisa-isa na po siya na pinag-aaralan ngayon na tinuturo nila Sir Jomar Hilario at Sir Alan Ngo. Okay? Ayan, panel pages, create website in just 3 steps. Yes, nung umaten po ako kay Sir Jomar, natutunan ko po paano gumawa ng website ng ganun pala kadali, no? And then yung email marketing kay Sir Alan Ngo. Lahat na po ng mga paano gumawa ng autoresponded sa email mo para kahit tulog ka, gumagana ang iyong negosyo, eto po yun, nandyan, itinuturo lahat sa atin, allows you to build a relationship with leads and customers and past customers. Ayan. So, affiliate links, kasi may mga affiliate links po yan para sa URL,
para ipapasa mo na lang kahit sa messages, WhatsApp, Instagram, links, LinkedIn, lahat na po yan. Pag po pinagawa ka ng URL, then magkakaroon ka na po ng easy access sa iyong negosyo, no? And then ito po yung live webinar. Sabi ko nga, kahit tulog ka, nakakapanood ang mga ini-invite natin, no? Let's you tailor your content on the spot to exact needs of your audience sa pamamagitan po ng mga live webinar. Yung pre-recorded webinar naman po, halimbawa ikaw, kagaya ko, may record ako, ipapasa ko sa kaibigan ko, kung anong oras pwede niyang buksan, mapapakinggan niya ako. O kahit ako tulog na, humihilik na, siya naman nakikinig ng aking pre-recorded webinar. Yan po ang matututunan mo. Let's you present without the pressure of a live audience. Ayan. And then ito yung number 48, survey. Custom forms to know more about your clients. Ito po yung importante sa atin as a member. Ibahagi po natin ang checklist na ito para makapag-survey po tayo. At magawa talaga natin yung mission ni IMG na makamit ang layunin niya, 30M by 2030. Okay, ayan. And then events. Lahat po tayo dapat uma-attend sa mga events, mga trainings, no, na mga meetings. Kasi maganda po ang mga na ibabahagi dyan. And then yung stat report, don't expect, if you don't expect, inspect. Okay? Kasi baka naman sabi mo, ano ba, nag-member ako, wala naman nangyari. Ang tanong, may ginawa po ba tayo? Baka wala naman po tayong ginagawang share list, tapos wala rin tayong ginagawang mission, and then humahanap tayo ng mangyayari. Wala, di ba? So dapat talaga, mag-action po tayo. And then, importante ang magkaroon po tayo ng coach or mentors, no? Para matutunan natin at mag-follow tayo ng system. Dahil sa totoo lang, mahalaga yan. Para matutunan mo kung ano yung tama na gagawin para maging successful business entrepreneur po tayo, no? And then, ito naman yung mga certification courses. Kapag umatin ka kay Sir Jomar at kay Sir Alan mo, meron po talaga siyang certified associate dominate tools po yan. At saka content writer, no? So, ayan, mag-enroll po tayo sa kanila, no? This coming 21 kay Sir Alan Ngo at kay Sir Jomar Hilario this coming Saturday na po, no? Ayan. And then, exclusive money platform. Sa lahat ng mga taga-international code, mga nasa international, nasa ibang bansa, no? May Visa card po tayo para kahit papano, yung nakalagay sa Eurocash, pwede nyo pong ipasa dito para anywhere, pwede kayong mag-withdraw sa ATM. Okay? And then exclusive events and exclusive run and contest. Salihan nyo po at salihan natin ito, lalong-lalo na po kung tayo mga nasa international code. Ibig pong sabihin, kagaya nito, Trainer Summit Milan, ang code mo dapat, Italic code, no? Para maka-attend ka po. Okay? And then, ito naman, yung lahat ng mga worldwide protection. Ang accidental death benefit, 500,000. Burial benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement benefit, 100,000. Acts of terrorism, 600,000, and provoked murder and assault, 600,000. Accidental disablement benefit, ito po yung nakapaloob dyan. Lahat ng parte ng katawan mo, ininsured ni IMG. Ang kailangan mo lang talaga, kunin mo kung international, nasa ibang bansa ka, international code ang kukunin mo. Para ano man ang mangyari sa atin, kasi ang accident, hindi naman natin kawak yan, di ba? So, at least, may peace of mind tayo. Ganon din ang pamilya natin. Hindi sila mag-alala. So, di ba, no? Kasi, ikaw mismo, sinecured mo ang sarili mo. So, yun po yung pinaka-importante na sinasabi ko po na pay yourself first, sacrifice now, and enjoy later. Bayaran mo ang sarili mo kung talagang mahal natin. Dahil sa totoo lang po, ang ganda
ng benefits na binibigay na sa atin ni International Marketing Group, mayroon din po siyang additional feature na repatriation service. Ayan, and then ito po, our mission is not to sell insurance and investment. Our mission is to educate people about sound financial concept. If something were to happen to the breadwinner, we show families show how to calculate their responsibilities and liabilities. We teach them how money works and how to pay themselves first and how to build up their wealth. Kaya join na po kayo. Huwag na po tayong magdalawang isip, no? Para kahit papano po yung talagang layunin ni International Marketing Group, talagang magagawa natin, no? Ito yung ibabahagi natin sa lahat ng mga non-members. Magpipili sila ng kanilang mga gustong i-discuss natin. Ilagay nilang pangalan, email at telephone number. Then yung appointment time, kailan ba, anong date, anong oras, saan lokasyon para maisagawa natin ang training. Okay, so ibig sabihin po nun, nagawa natin ang global campaign for financial literacy. Ayan. So, once again, ako po si SMD Jenny De Luna Basanes. Ito po yung mga information ko. Kung may mga katanungan po tayo, pwede nyo po akong i-message or tawagan. Now is nandito po ako sa Hong Kong. So, thank you and God bless us always.